Okay guys, today magluluto tayo ng pork pochero. So, una sa lahat, i-introduce ko sa inyo kung ano yung mga ingredients. Okay guys, ito garlic, pero kailangan chopped garlic. Ito naman is sibuyas or onion, kailangan na chop. Tomato, pork and beans, carrots, patatas, baguio beans, siyempre, yung pork, saba, at yung pet choy or yung bok choy. At guys, ito naman yung mga pampalasa natin. Ground pepper, tomato sauce, patis, at siyempre, hindi mawawala itong pork cubes. At ang ating secret ingredients, mga sis, kailan natin gumamit ng condense. Okay, ito yung secret ingredients natin para mas sumarap ang ating pork pochero. Ilalagyan ko ng condense. Okay, so sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating pork pochero with pork and beans. Okay guys, mainit na yung kawali at nakapaglagay na rin din tayo ng mantika. Ilalagay na natin yung sibuyas. Medyo lutuin lang natin ng konting sibuyas. And next, ilalagay na natin yung chopped garlic. Lutuin na natin ng konti yung sibuyas at yung garlic. And then next, ilalagay na natin yung chopped tomatoes. Ahaluin lang natin to. Hintayin natin maluto ng konti yung ating tomatoes. Okay guys, medyo luto na yung ating kamatis. Kapag nakita na natin na medyo mamula-mula at malambot na yung kamatis, then pwede na natin isunod yung ating ingredients na pork. Okay. Haluin lang natin guys. Yan. So maglalagay tayo ng, habang lulutuin natin yung pork, maglalagay na agad tayo ng pork cubes. Ito kasi yung nagbibigay ng lasa sa ating puchero para mas lumabas yung lasa ng pork. Ayan. And then, maglalagay po tayo ng konting tubig. Okay, ito na yung tubig natin. Lalagyan natin para mas maluto yung pork. Medyo haluin lang natin guys. Okay guys, hintayin natin na kumulo yung ating nilutong puchero. Okay, hintayin natin siyang kumulo. At takpan na muna natin guys. 2,000 years later. Okay, so na-check na natin yung ating pork. At malambot na po. Pwede na natin ilagay yung other na sangkap natin. Tulad ng carrots. Yan, ilalagay din natin yung carrots. Yan, haluin po natin ng konti. Ayan. Okay.
At actually, pwede na rin din natin ilagay yung patatas para sabay sila maluto ng carrot. Ayan. Ihalo lang po natin. Ulit po natin at hintayin natin lumambot yung carrot tsaka yung patatas. Oh my God! Wow! One eternity later. Okay guys, after 5 minutes, binalikan na natin itong niluluto natin at pwede na natin ilagay yung ating baggy beans. Ayan, tsaka haluin ulit natin. Guys, pwede na rin din natin ilagay yung ating pork and beans. Ayan. Mukhang masarap na guys. Amoy pa lang. Talagang panalo na. Ayan. Actually, pwede na rin din natin ilagay dito. Kasi mabilis lang maluto yung baggy beans, guys. Kaya pwede na natin ilagay yung ating saba. Saging na saba. Ayan. Lagyan na natin yung ating saba. Medyo dinamihan ko, guys. Kasi favorite ko talaga to. Ayan. Pahaluin natin hanggang sa makoting ng lahat yung saba. Ayan. Guys, pwede din tayo mag-add ng konting tubig ha kapag medyo kumukonti yung sabaw ng kutsero. Pwede tayo mag-add ng water. Pero konti lang, kailangan alalay lang para hindi masyadong lumutang yung sabaw. Five minutes later. Okay, mag-add tayo ng kunting tubig. Ayan. Okay. So, hahaluin lang natin. Ayan. Malapit na maluto ang ating puchero. At syempre, ilalagay ko na yung ating secret ingredients na which is ako lang yung nakakagawa nun, I think. Kasi for me, mas gusto ko kasi siyang lagyan ng condensed para mag-add siya ng tamis dun sa niluluto natin. Try nyo guys. Talagang magugustuhan nyo talaga yung lasa pag nag-add kayo ng konti lang naman. Ng konting condensed milk dun sa ating puchero. Okay. Ito na po yung condensed milk. Okay, lalagyan na natin sa ating puchero. Ayan. Okay, so ganun lang siya guys. Ayan. Amoy pa lang guys, talagang panalo na. Sok na sok talaga sa panlasa nyo. Favorite ko talaga to na maglagay talaga ng condensed milk sa ating puchero para, alam niyo yun, mas lalong sumarap at mas lalong ganahan yung mga kids, yung mga family nyo na kumain ng puchero. Okay guys, luto na ang ating puchero. Ngayon, syempre, ilalagay na natin tong bok choy kasi madali lang ito maluto guys. As in, madali lang siya maluto. Kaya yan, iibabaw natin. Ayan. Tapos syempre, medyo nilubog natin para mas lalong maluto guys. Yung ating bok choy. Ayan. Okay, so, and halo lang ng halo. Okay, so, siguro mga ilang minuto lang guys, luto na to. Okay?
5 minutes later. Okay guys, ito na po ang ating finished product. Yan, tapos na ang ating puchero with pork and beans. Ayan, okay. So, I hope guys na nagustuhan nyo ang ating video for today. And please guys, click and subscribe and push the notification bell button para sa mga susunod ko po na video at maging updated po kayo. Okay? So, okay guys, till my next video, mga tayon. Bye!